Mga kapamilya, naantig ang isang pastor at bayan patroller na si Joseph F. Williams sa pagtulong ng mga pulis sa mga magsasaka upang isako ang mga nakabilad na palay sa barangay Baybayabas, Talugtog, Nueva Ecija noong April 28 dahil biglang umulan sa lugar. Uso na po yung ulan, no? Kaya dapat palagi tayo nakabantay kung meron mga nakabilad na mga palay. Nakilala ang mga tumulong na pulis na sina Police Staff Sergeant George Miranda III at ang mga kasama nitong police trainees na sina Ray Jose Jr., Edmark Tablazon, Ernesto Ordonio III at Patrick Aldrin Alcantara. Ayon kay PSSG Miranda III, laking pasasalamat daw sa kanila ng mga magsasaka at nagpapasalamat din sila sa mga netizen na natuwa sa kanilang ginawa. Kasama po natin si Pastor Joseph F. Williams. Siya po yung nag-upload, nag-post ng larawan ng mga pulis na tumulong sa mga magsasaka. At kasama rin po natin ngayong umaga si Police Sergeant George N. Miranda III, isa sa mga pulis na tumulong sa mga magsasaka. Magandang umaga po sa inyo. Good morning po, sir. Good morning po, Sir George at Pastor Joseph. Good morning po. Ayun, ito pala si Pastor Joseph at si Sir George. Unang-una kay Pastor Joseph, no, salamat po sa pagkuha ninyo ng picture at pagpo-post, Pastor. No. Ano po yung naglalaro sa isip nyo noong makita ninyo ang mga ginagawang pagtulong ng mga pulis ng grupo po ni Sir George? At bakit po nyo ito ipinost? Ayan, nung mga oras po kasi na yon, galing po kami nung kaibigan ko sa ano, sa matinding init. Tapos habang nagbibiyahe po kami papunta sa kabilang bayan, bigla pong umulan. Sabi ko sa kaibigan ko, silong muna kami. Tapos nataon naman po na nasa barangay Baybayabas na po kami dito sa Talugtog. Tapos doon sa tent ng mga pulis, wala po sila doon. Ang ginagawa po nila, naabutan po namin sila na tinutulungan yung mga magsasaka natin na nagbibilad po ng palay para hakutin kasi talagang lumalakas na po yung ulan eh. Mm-hmm. Eh kami naman po, nahihiya kami. Hindi po kami makatulong kasi galing po kaming init. Kaya ang inisip ko na lang, paano namin matutulungan ngayon din yung mga kapulisan para naman ma-appreciate po ng mga tao yung ginagawa po nilang kabutihan. And then naisip ko po na picturean sila, i-upload po sa Facebook po dahil kahit papano may mga friends din po makakita. Mm-hmm. And then yun nga po, hindi ko inasahan na marami rin po palang ano, makakita, mag-share, magko-comment ng mga gandang bagay. Kaya nakakatuwa po, grabe po yung ano, yung naging sakripisyo po nila that time. Tapos naka-uniform pa po sila, walang arte-arteng tumutulong. Oo. So nag-post ka ng picture, nag-post ka rin ba ng video? Nag-live ka ba? Ay hindi po, hindi po ako nakapag-video that time eh. Picture lang po yung ano, yung nagawa ko. Oo. Pero na-upload immediately. Opo, opo. At marami sa kamo, Pastor, na ano, marami kamo na nag-like at nag-share din ng video. Yes po, marami po. Nakakatuwa po. Oo. Sige, Pastor, sandali. Kausapin muna natin si Sir George. Sir George. Yes, sir. Good morning po. Morning ulit, sir. Maraming pong salamat sa inyong ginawang kabutihan at pagtulong sa mga magsasaka. Kwento niyo naman kung ano ba yung nangyari nung araw na yan. Bago umulan. That time po kasi sir, halos kadadating lang din namin noon. Kagagaling nga din sir namin mananghalian eh. Doon po kasi sa may post namin, doon po sa may boundary, may post po kami doon, may tent po kami doon. Ngayon sir, bigla pong buhos ng ulan, eh sakto malapit lang po doon sa post namin eh. Kaya po ang ginawa po namin, kasi hindi na po nila kaya, malakas na po yung ulan eh. Tinulungan na po namin sila para kahit paano, maisalba namin yung mga palay nila, pambigas po yata din nila yon. Ilan na nga lang po yung bilad nila, kaya abutan pa ng ulan, baka po masira pa. Kahit paano po, medyo naisurvive naman namin yung palay, hindi naman po gano'n nabasa. Oo. Nang makita niyo, Sir George, yan, na biglang umuulan, tapos nakabilad yon, di ba? So gusto ng mga magsasaka ito na patuyuin yung palay. Tapos biglang umulan sa araw na hindi naman ina-expect na ulan dahil tag-init nga naman ngayon, no? So anong naramdaman mo at na mga kasama mo noon na nagbunsod sa'yo na ay, tulungan natin itong mga magsasaka? Eh nga po, siyempre po, magsasaka din po tayo. Pagkain po kasi din nila yung masisira. Di na po kami nag-atubiling tulungan sila para kahit pa paano naman eh,
may makain din yung kapwa natin magsasaka. Oo, oh, at saka ito rin naman yung sinasaka nila, eh, para din sa atin to, eh, di ba? Ito yung ibinibenta at ito yung binibili natin at pagkain ito ng nating lahat, di ba? Kayo yes, po sir. Ba, Sir George, ay taga Nueva Ecija rin? Yes, sir. Taga Nueva Ecija po. Ah, kaya ramdam na ramdam ninyo yung ano, yung mga magsasaka, no? At ang hirap ng mga magsasaka. Yes, sir. Yes, sir. Pagkatapos nyo pong tumulong, ano po yung nangyari? Di sidilong po, sir, namin yung palay. Ngayon po, wala po kasi kaming, gano'n eh, di naging tape po kami, pinatila namin ulan. Ngayon po, yung mga bata, inatid ko muna sa istasyon para makapagpalit sila ng uniform nila. Baka paglaba. Oo. Oo. So, kayo naman, pag ganito, palaging may nakaantabay ng mga uniforme pamalit, no? Kasi kung may mga yes, operations, po. Di ba, dapat laging handa ang mga police. Di ba? So, nagkakilala ba kayo ng mga magsasakang inyong tinulungan? Di na po namin, sir, na ganong nakausap, sir, eh. Basta, sir, nung naisilong po namin yung palay, at alam mo naman namin na di na mababasa. Back to normal po ulit, duty po ulit. Mm-hmm. At pagkatapos ng pangyayaring yan, tumila na ba kagad ng ulan o maghapong umuulan? Di po gano'n siya, sir, tumigil, eh. Matagal din po bago tumigil, eh. Talagang di po, sir, namin tutulungan. Talagang baka po yung palay, eh, anurin sa sobrang lakas at biglang ng ulan, sir. Oo. At sayang yung palay pag nabasa na, eh, di ba? Hindi na okay, pinapakinabangan pag ganyan, eh. Mabuti po at kayo po ay nakatulong. Alam niyo sa mga probinsya, Sir George, no? At Pastor Joseph, itong pagtulong na ganito sa totoong buhay, ginagawa ito araw-araw, di ba? Pag may nakikita kayong nangangailangan, immediately tutulong tayo. Tama, Sir George? Yes, sir. Tama po yun, sir. Oo. Buhay na buhay ang diwa ng pagbabayanihan sa mga probinsya dahil ang mga tao ay nagtitiwala sa kapwa-tao, no? Naniniwala, oh, hindi ito drama lang, hindi ito tayo, alam mo yan, di ba? Na napakahirap kung nasa mga syudad, malalaking syudad, no? Kamukha ng NCR, no? Kasi pagdududahan mo yung intensyon na naghihingi ng tulong, di ba? May mga ganyan, at saka yung gustong tumulong, teka, tutulong ka, sandali muna, iisipin ko muna kung okay kang tumulong. Yung gano'n, di ba? Kasi baka kung ano yung mapasama sila. Pero sa probinsya, talagang pure na pure yung ganitong mga ano pagtulong. Kayo po ba, Sir George, ay Taal na taga Nueva Ecija? Yes po, sir. Taga Aliaga po, sir. Talaga ako Nueva Ecija, sir. Mm-hmm. Kaya yung pinag-usap natin talaga, naramdam ninyo ang mga okay. Magsasaka sa Nueva Ecija. No? Salamat, Sir George. Si Pastor Joseph naman. Pastor, bilang pastor, no? Ano yung aral dito na magandang may mapulot, may matutuhan, makuha ng mga kababayan natin na nakakita ng post mo o nanonood ngayong araw na ito. Nandito ba si Pastor Joseph? Nawala si Pastor Joseph, no? Si Sir George na lang muna. Sir George, ano ba yung aral dito, no? Na magandang makuha natin sa itong pangyayaring ito? Para sir sa akin siguro, pag may nangailangan ng tulong, huwag po tayong magdalawang isip kung makakaya po natin. Para sa ganun po, mas maganda po eh kayo tumutulong kaysa po yung tayo tinutulungan. Ayun, di ba? Mas maganda nga naman yung tayo ang tumutulong kaysa tayo yung nanghihingi ng tulong, di ba? Mas maganda kung ikaw ay nasa posisyon na makakatulong ka sa iba. Yes, para pag dumating naman, Sir George, ang panahon na ikaw naman din ang mga kailangan, kasi umiikot naman yung gulong ng buhay, di ba? Eh, meron namang tutulong sa'yo. Di ba? Itong, yung mga police, Sir George, habang nandyan pa tayo, ang mga police ang talagang duty ninyo ay panatiliin ang peace and order. Tama ba? Yes, sir. Yes, sir. Oh, pero maliban pa sa, halimbawa, orderly naman ang inyong lugar na binabantayan, ano pa yung mga trabaho na dapat inyong gawin bilang police?
Siyempre sir, unang-unang nga sir po, natili natin yung kayusan ng katahimikan dito po sa aming bayan na pinaglilingkuran. Mm-hmm. Ito bang parte ng ano, ito ba yung parte ng mga trabaho ninyo na tulungan yung mga civilian, itong mga magsasaka kung may mga ganitong pangyayari o kung may kalamidad o kung mayroon pa bang mga ibang mga simple daily experiences na kakailangan niya ng tulong na hindi konektado sa peace and order? Yes sir, kami naman po, flexible naman po, basta po as long as nasa tama o ginagawa natin pagtulong, kaya naman po siguro magiging problema basta tama at makakatulong po yung gagawin po natin. Yun. Nakabalik na po Sir George, si Pastor Joseph. Pastor Joseph, nawala ka kanina. Yes po. Nabutol po ni Signito. Oo. Itong pinag-usapan namin kanina, yung mga aral sa ano sa kwentong ito na may mga pulis, may mga magsasaka, nakita ng mga pulis na nabasa ang ani na ibibilad ng mga magsasaka at agad-agad ay tumulong sila. Bilang pastor, bilang tao, ano ba yung mga importanteng lesson na dapat makuha ng ating mga nanonood dito, na mga nag-share at tumingin sa picture na i-post mo? Sa akin po bilang pastor, may gusto lang pong basahin sa ano sa Bible. Sa Galatians chapter 6 verse 9. Kaya't huwag tayong mapapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo supo. Isa pong lesson doon ay lagi po tayong gagawa ng kabutihan sa ating kapwa. Kung mayroon man tayong gagawin sa iba, piliin na po natin kung ano po yung mabuti at maaari pong makatulong po sa kanila. Kaya napahalaga po yung pagtulong po talaga. Oo, napakaganda niya, no? Huwag mapapagod sa paggawa ng mabuti at sa pagtulong. Di ba, Pastor? Yes po. O kahit nakapagod ang buhay, kahit napakarami natin mga problema, meron pa rin naman tayong pagkakataon para tumulong sa iba. Hindi sarili lang natin ang dahilan ng ating pabubuhay sa mundo. Meron pang iba, kapwa tayo, di ba? Tama po. Kaya masarap pong tumulong na ano, kahit wala kang inaasahang kapalit, handa ka pa rin pong tumulong sa kapwa-tao mo. Oo, at masarap nga yun yung walang inaasahang kapalit, di ba? Hindi ka nag-expect ng kapalit, pero very willing ka na tumulong. Yes po. At ang kapalit niyan ay simple na thank you, no? Kayo ba ay napasalamatan naman ang mga magsasaka, Sir George? Yes sir, natutuwa po sila at nagpapasalamat naman po kahit paano po natulungan po namin sila. Oh, dahil dyan, sa inyo pong napagandang kwento ng pagtutulungan ng ating mga magkakababayan dito sa Nueva Ecija, gusto ko po yung marinig ng mga shout-out. Baka meron kayong gustong batiin at pasalamatan ngayong araw na ito. Magsimula tayo kay Pastor Joseph. Ayan, sige po. Binabati ko po ang Unite Family, mga kasama ko pong kabataan na movement dito sa Nueva Ecija. Tumutulong po sila kami para ano po, para mas makilala pa ang mga kabataan dito sa aming bayan, dito sa aming lalawigan, para mapalapit pa po sila sa Panginoon. Pangalawa, gusto ko rin i-shout out si Mama at Papa ko at saka yung ano po, mga samahan po ng kapastoran dito sa Talugtog na Ebaisiha, yung ACTS organization, maging po yung kasamahan ng mga kabataan po na Kristiyano dito sa bayan namin sa Talugtog, ang Ayos organization, maging yung Ayos Band, at maging din po yung church po namin, ang CCF or Christ Chosen Fellowship. Maganda umaga po sa inyong lahat at maging sa inyo po na kasama ko po ngayon. Thank you so much po. No, importante yung mga grupong ganito eh, di ba? Mga grupo ng mga youth at kahit hindi mga youth, pero mga volunteers, no? Sa paggawa ng tulong at sa pag-aaral at pagsamba. Kayo naman po, Sir George. Unang-una po sa lahat, shout out po sa lahat po ng nanonood, nakikinig ng ating programa. Tsaka po sa Talugtog PS family at lahat po ng kapurusan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po sir. Kayo bang dalawa ay magkakilala na, Pastor at saka Sir George? Ano po, napupunta po ako sa PNP para magturo po ng mga Bible studies, ganun po. Mm. Parang life coach po ng mga kapulisan po natin dito sa Talugtog. At nagkakilala kayong dalawa ni Sir George?
Hindi ko po kasi kabisado yung mga pangalan po ng mga kapulisan po natin. Eh. Pero sa mukha po, kilala ko po sila. Pagkatapos itong interview na to, siguro pagpunta mo doon, Pastor, ay siguro hanapin mo na rin si Sir George. Si Sir George, doon naman, nahanapin ka na rin pag pumupunta ka doon para maging magkakilala tayo.